Wala ang Police Regional Office 11 na nasa loob lang ng KOJC compound si Pastor Kibuloy at apat pang co-accused nito. Isang miyembro naman ng KOJC ang nasawi matapos umanong atakihin sa puso sa gitna ng operasyon ng pulisya sa loob ng compound. Wala nang papapalingin dyan sa loob, ha? Wala pang pasok. Posisyon! Nandyan yan. Tinatago lang nilang full day, whole night. Full day bukas, whole night bukas. Hanggang sa makita namin siya. Whole day, whole night. Yan ang sinabi ni Tori, mga guys. Doon yata na plano titira si Tori sa KOGC. Yun. Magandang araw sa inyo, mga guys. At eto, bagong balita nga. Wala nang planong aalis yung si General Tori sa Kingdom of Jesus Christ. Mukhang lilipat na ng address. Oo, yung mga police Davao. Yun ang headquarters nila ngayon. Yung KOGC. Mga kapal na mukha ng mga police na to. Yun nga mga guys, no, nagbigay ng pahayag si General Tori dito na wala siyang plano aalis hanggat hindi niya makikita si Kibuloy dyan. At binanggit pa niya na meron daw mga underground, tunnel, yung mga ganyan. Eh bakit hanggang ngayon hindi niyo pa nakita? Sabi niyo pa, meron pa siyang mga high-tech equipment na ma-detect daw na ano, kahit na anong kapal ng simento, ma-detect yung heart ng tao. O bakit hanggang ngayon wala? Gago talaga itong general na ito ba? Oo. One day, magbayad ka dito sa mga kasalanan ninyo, kanyang mga police kayo. Tandaan nyo yung araw nito. Kasi, ito ang magpupurisyo sa inyo in the long run. Ha? Purisyo sa inyo to in the long run. Ito, alright. Tingnan natin itong balita, mga guys. Muling pinasok ng pulisya ang compound ng Kingdom of Jesus Christ para arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy at apat pang co-accused niya sa ilang kaso. Umalma sa operasyon ng mga miyembro ng KOJC ang isa sa kanilang mga miyembro na sawi dahil daw sa atake sa puso sa gitna ng operasyon. Antiwala ang Police Regional Office 11 na nasa loob lang ng KOJC compound si Pastor Kibuloy at apat pang co-accused nito. Isang miyembro naman ng KOJC ang nasawi matapos umanong atakihin sa puso sa gitna ng operasyon ng pulisya sa loob ng compound. Mag-aalas 5 ng madaling araw, napasok ng pulisya ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City matapos ang negosasyon ng mga opisyal ng KOJC at mga pulis. Bit-bit ng mga pulis ang alias warrant of arrest laban kina Pastor Apollo Kibuloy at apat pang co-accused sa mga kasong child abuse at anti-trafficking in persons act. Ini-issue ng korte ang alias warrant of arrest kapag ibinalik na ng mga otoridad sa korte ang naunang inisyong warrant. Ayon sa Police Regional Office o PRO 11, 2,000 pulis ang dineploy, kabilang ang mga mula sa Region 10, 12, at 13. Habang may negosasyon sa labas ng compound, umalma ang mga miyembro ng KOJC nang bakbakian nila ng mga pulis ang pader sa likuran ng compound. Hindi na kami isa-isang hinalughog ng mga pulis ang mga gusali sa loob ng compound. Wala nang papapalingin dyan sa loob, ha? Wala pang pasok. Posisyon! Pinagbawalan ni PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na may pumasok sa compound nang wala pa hintulot galing sa kanya. Pero pwedeng lumabas ang mga nasa loob ng compound. Tiwala raw ang pulisya na nasa compound si Kibuloy at mga co-accused nito. Sa ngayon, wala pa raw sa 30% sa buong compound ang kanilang nasuyod. Nandyan yan. Tinatago lang nilang full day, whole night. Full day bukas, whole night bukas. Hanggang sa makita namin siya. Hindi kami papayag. Wala magpupulaw dito. Inalman yan ng abogado ng KOJC dahil hindi anya ito sakop ng warrant. Napasok na rin daw ng mga pulis ang lahat ng 22 istruktura sa compound. Sabi pa ng abogado ng KOJC, gumamit ang mga pulis ng tear gas, kaya may mga miyembrong hinimatay. Sa gitna ng operasyon, may isang nasawi matapos daw atakihin sa puso. Isang namatay talaga, 5 po ang nagka-cardiac arrest. Yung 4 ay buti naman hindi namatay pero serious condition sila. Lahat po ng injured po, 16 po lahat. Hinihingan pa namin ang PNP ng pahayag kaugnay nito. Sa 13 oras na ang naghahalughog sa loob ng KOJC compound si Pastor Kibuloy, ngunit hindi pa rin nila makita. O ang naghahalughog ang PRO 11, ngunit hindi pa rin nila makita
si Pastor Kibuloy. Samantala, dumating din dito ngayong hapon si Senator Bato de Rosa upang kausapin ang mga opisyal ng PRO 11 at KOJC. Ang PRO 11 nagpaabot naman ng kanilang pakikiramay sa pagkamatay ng isang miyembro ng KOJC, pero giit ng pulisya, walang kinalaman ang pagkamatay nito sa kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest. Itinanggi naman ni Police Brigadier General Torre na gumamit sila ng tear gas. Oh, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nahagilap si Kibuloy kasi wala naman kasi dyan. So ano kaya mangyayari nito mga guys, no? Ang patuloy ng matapahayaan ng mga tao itong pambabastos ng mga polis dito. Ah, andyan pa si General Bato. Nakita ko kanina, nag-uusap sila ng tatlo ni Attorney Torrejon. At saka itong si Torre. No, pangiti-ngiti na sila. Akala ko okay na. Pero nabigla ako nung nakita ko itong balita na ito na wala palang planong aalis itong Torre. Diba? Hindi ba violation na yan? Ha? Violation na yan sa human rights? Lalo na sa privacy? Ha? Private kasi yan? Ha? At yung pag-search, pag-serve ng warrant, meron naman sigurong limit yan. Hindi naman siguro kailangan 24/7 yan sa isang lugar. Gago talaga itong si Torre, no? Na kaya pulis ka. Ha? Alam mo, Torre, marami na rin mga taga-gobyerno ang umaalma sa'yo. Ha? Sabi nila, hindi daw lahat ng panahon itong administrasyon na andyan. Yung orders lang daw is just orders. Iba daw yung talagang trabaho ng polis. Huwag mo sabihin na inorderan ka lang. May namatay na nga dyan. May namatay. May mga kabataan pang sinaktan ninyo. May nagka-black eye yung mga sinasaktan yung mga kabataan. Grabe kayo mga polis. Mga walang konsyensya kayo. Itong story, kapag namukha na itong diwata. Oo, diwata ang kapal ng mukha mo talaga. At ikaw pa ang may karapatang may sabi kanina na kapal ng mukha ng KOJC. Wow! Manalamin ka nga, Torre. Tingnan mo yung sarili mo. May namatay na nga dyan, pati kastigas mo yung ulo mo. Ilang oras ka na dyan, hindi mo makita si Kibuloy kasi palpak yung intelligence mo. Kanino kaya ang idea yan na may tunnel na nandyan daw si ano? Si Kibuloy, yung mga gagong intelligence. Oo, pagsisibakin mo na yung sa intelligence mo, Torre. Walang epekto. Walang epekto. Ha? Ilang oras na kayo dyan, wala kayong nagawa. Lumayas na kayo, mga walang iya kayo. Ha? Talagang trespassing pa kayo. Kapal ng mga pagmumukha nitong mga polis na to. Oo. Alright mga guys, comment na lang kayo kung anong sa palagay nyo dito na 24 hours to si Torre. Kung ando na yata titira si Torre sa ano. Si KOGC. Yun, magkaharap sila palagi sa mga bagger doon, mga banateros andun. Di, araw-araw i-content nyo yan si Torre, yung pagmumukha niya.